na ito iisa ang kuwebang naiiba, hindi dahil sa laki, sa hitsura o sa ganda, kundi kung paano ito natuklasan. Dahil ang Nabka Cave sa Barangay Baduang Tagudpud, Ilocos Norte, ay natuklasan sa pamagitan ng isang panaginip. Kaya't silipin natin at tayo ay sabay-sabay maglakbay to the Bat Cave. 30 minutong pagpalit sa ilog, pag-akyat sa bundok, ang kinakailangan pagdaanan bago makarating sa bukana ng Nabka Cave. Halos walang mapapansin na kuweba ang sino mang makarating dito dahil sa naglalaki ang puno ng balete na nakapatong sa liganting bato. Pero sa ilalim ng bato, nandito ang daluyan patungo sa kuweba. Isang daan na itinuro sa panaginip ni Ramil Reveta. Nanaginip po ako. May lalaki na matanda, puti, lahat ang buhok at ibalbas. Sinasabi niya sa akin na pupunta ako sa Nabka. Nung nagising na ako, kinabukasan, tinawag ko yung mga kabarkada ko, pinuntahan namin. Pakyat na kami sa bundok. Nandun talaga yung panaginip po, yung daan. Matapas si Ramil nang mangyari ang panaginip. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa kanya kung ano ang kahulugan ng kanyang naging panaginip. Ewan ko, ma'am, kung bakit ako ang nagustuhan ng matandang yun, hindi ko maintindihan. Bata pa ako noon, mga 8. Nang dahil sa panaginip ni Ramil, ang Nabka Cave ngayon ay maaari ng puntahan ng publiko. At ayon sa DENR na gumawa ng pagsasyasat dito, ito ay classified as Class 2 Cave. Mayroong kasing tatlong classification yan. Pag sinabi natin Class 1, talagang prohibited ang pumasok kasi very dangerous. Bata man, matanda, pwedeng pumasok sa Class 3 na cave. Pag Class 2, it has a potential for ecotourism. Pwedeng puntahan ng mga turista pero regulated. Hindi lahat ay maaaring pumasok sa Nabka Cave. Ang mga may sakit sa puso at may kapansanan, bawal dito. Bukod kasi sa mahirap at matalik ang daan papunta dito sa loob ng Nabka Cave, may bahaging kinakailangang gumapang papasok. Nagapang ka na parang ahas na maliit lang yung clearance, about 12 inches lang. Last time na pumasok ako dun sa pinagcrawlan natin, may tubig yun eh. Almost kalahati ang tubig, gumaganong ka na lang eh. Oras naman na makapasok sa loob ng Nabka Cave, nagkagandahang stalactites, stalagmites, columns ang makikita dito. Meron ding maliliit na hipon at kalangka. So ito yung exit ditong Nabka Cave natin. Pag pumasok ka dito, lalabas ka doon sa tugtog ng bundok. Medyo masikip na lang, tsaka may tubig. Hindi namin ina-advise na dito ang labusan. Pero ang pinaka-importante, nakatira dito sa Nabka Cave ang mga paniki. They are eating 600 different species of insects per bat in a day. Kasama na rito yung mga dreaded insects katulad ng malaria and dengue. Mga friendly ang mga ito. They are not harmful. Kaya dapat huwag din natin silang i-harm. Maximum of 10 heads lang ang pwedeng pumasok. Tapos may interval ng 1 hour or 2 hours para hindi ma-disturb yung mga bats natin. That's why nagkaroon kami ng konsepto, Kurarapnit Festival. Yung Kurarapnit, yun ang Ilocano ng bats. Mataas ang respeto ng mga tagapagudpod para sa kanilang kalikasan. At ang Nabka Cave, isa sa kanilang yamang kalikasang pilit nilang pinapangalagaan. Kaya sa mga nais matuto ng malaliman tungkol sa kuweba at sa mga makikita sa loob nito, maaaring pumunta sa pagudpod at maglakbay to the Nabka Bat Cave. Kaya kayong mga naghahanap ng adventure dyan, yan ang bagay na puntahan nyo, yung Nabka Cave. Sa aming pagbabalik, masasaksihan naman ang isang colonial dinner. Wow! Sina unang hapunan. Oh. Ano ba ibig sabihin yan? Kasama pa mga sex bomb bros niya. Lahat ng yan dito lang sa babalik. Nangyayisi inyong paboritong kasama sa kwentuhan tuwing linggo, ang Mel and Joey Ilocos Summer Special.